Welcome back to my channel, Teresa Bisaya, pero Bicolana. Mag-shoutout lang tayo dahil, yan, daanin na lang natin sa shoutout dahil ito mga nakarang araw, masyado ako na-stress. Pag na-stress pa naman ako, tumataba talaga ako. Pag na-stress ako, mas napaparami yung kahain ko, kaya mas tumataba ako. Kaya ito, daan ko na lang sa shoutout. Shoutout kay Madeline Castro, yung bilihan ng logo dun sa bayan, kay Wilfredo de la Cruz, Maricel Pabilyar, Tuti and Darlis Channel, Damaso Resurrection, Rose Jam 11, Happy Cats 8, Kuya Ton, Impacto Guaps, Maricel Gamboa, Ibinget SNR 16, RNR Vlogs, Analita Malegro, Teacher Desai, Ibon Bautista, Teacher Desai, Jom 10, Cordapia JC, Sweetie Jobar, Madam Duday, Rhea Bitangkor, Mark Chris, It's Me Lodi, Pinoy Galaan, Joberlin P, Kuya Ton, Rochelle Idades, Mary Chris G, Angel Black Rainel, Ma'am She Apple, Rochelle Yambi, Pinoy Galaan, Analita Malegro, Teacher Tisay, Australia 77, Larim Pam, si Mama Burr, Kuya Jay's Channel, shoutout din kay Crystal Seya, OFW Kikay Channel, Maricel Pabilyar, Anfi Channel, Jobelin P, Ma'am Shisha, si Casa Villamor, Miel Channel, Cine Marjo, Marita Pica, Shellas Channel, Madam Tisay Vlog. Parang ito yung mami ni ano, ni Rochelle Yambi. Ayan, Julie's Vlog Espada. Shoutout din kay Pinay Bangali Vlog, Negosyo Ideas and Tips, Bika Marie Dison, Jom 10, Socialeras Gardener, hello, Rochelle Idades, Mr. J-Lo Vlog, ayan, si Mr. J-Lo, bagong ano lang din to, shoutout sa'yo, Tay Predo Vlog, si AJ Kempo Vlog, at kay Osler Paipa, ayan, shoutout sa'yo, Sir Osler, isa siyang teacher, teacher na makulit pero may pusong mabait. Ano ba yun? Mali. Teacher na makulit pero may pusong. Eh naku, Osler pa yun po. Nakalimutan ko. Gusto ko yun. Yun lang. Para ano lang, mag-update lang ako sa aking tindahan. Bali, di ba, May 3 nagbukas ako ng tindahan. May, June, July na ngayon. Kaya update ko lang kayo. Sa 6,600 na puhunan ko, yun, bali hindi pa ako nagdadagdag, pero meron kasi akong ginagawa kung bakit nadadagdagan kahit papano. 6,600 lang yung puhunan ko, pero nadadagdagan yung tubo or kita ko. Bakit nga ba? Kasi guys, diba, halimbawa mag-grocery ako, ang pera lang ng tindahan ay 5,000, halimbawa lang yun ha, o kaya naman ang pera ng tindahan ay 3,000 lang. Ngayon, pumunta ako ng bayan, syempre, hindi natin maiwasan yung mga magugustuhan tayong bilhin para sa tindahan natin. Nabibili ko. Halimbawa, ang pera ng tindahan ay 3,000 lang. Minsan, nagiging 6,000 yung pamili ko or 5,000. Kaya pagdadating ko dito, nileles ko yun. Bali, di ba nagre-record nga ako? Nire-record ko yun na bali may utang sa akin ng tindahan ng halimbawa 3,000. Diba, araw-araw naman kumikita ang tindahan. Kaya pag kumikita na yung tindahan, kinukuha ko siya paunti-unti. Kinukuha ko na siya. Pag kumita ngayon, kukunin ko na hanggang mabayaran na ako. Kaya yun, bali, hindi pa ako nagdadagdag ng puhunan, pero nagpapahiram ako sa tindahan. Kaya nadadagdagan yung kita o tubo. Kasi nga, yun ang ginagawa ko. Kaya yun ang kaganda sa may mga tindahan na may savings or kahit paano may pera tayong tabi. Kasi pag namamalingki tayo, hindi natin maiwasan. Nasusubrahan yung bili natin. Pero dahil wala pa naman ako kanon, magdagdag puhunan. Kaya yun, ako rin siya. Bali yung kita lang or tubo lang yung iniiwan ko sa tindahan.
Yun, halimbawa katulad na lang nung nakaraan, ang pera lang ng tindahan ay siguro nasa 3,000. Ang ipamili ko ay mahigit 5,000. Di, nung kapinang araw na yun, di ba kumita ang tindahan? Pagka umaga, kumita uli. Kinukuha ko yun. Kaya yun. Ganun.